Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Halina't magtanong, makinig, mag-aral at matuto kasama si Ate Rose Ocampo dito lang sa Agrikultura On Air. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa nag-iisang tagapaghatid ng serbisyo publiko, DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang DWBL, ang himpilang nagbibigay ng serbisyo publiko. Ang DWBL ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras po ay 5:03 ng umaga. Ang araw po ay sisikat ng 5:44 ng umaga. Ngayong umaga, ang araw ay sisikat ng 5:44. Ngayong umaga, sisikat nga ba? Kasi maulan ang ating umaga ngayong araw ng Sabado. At paalaala po sa mga dadalo ng seminar sa Criminal Investigation, Detection and Forensic Science Academy. Ang address po ay sa 406 Cabrera Building 2, number 64, Timog Avenue, Quezon City. Ang course po ay ang Basic Occupational Safety and Health. Today po ang inyong first day. Magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At para sa mga ibang impormasyon, tumawag po sa 0920-123-2492. Para po sa mga dadalo ng seminar sa Criminal Investigation, Detection and Forensic Science Academy, ang address po ay sa 406 Cabrera Building 2, number 64, Timog Avenue, Quezon City. Kaya po ang mga dadalo, gumising na at magsimula ng mag-ready para hindi ma-late. At importante po ito para sa inyo dahil ngayon ang inyong first day. Ang course po na ito ay magra-run ng 4 na session, 4 na Sabado. Magandang umaga po kay Major J. At doon po sa mga gustong magtanong ay maaari po kayong mag-text sa 0915-8769593. Ulitin ko po sa mga nais magtanong 0915-8769593. Yan po kayo magte-text upang masagot ng ating mga partners, senior agriculturist, ang inyong mga tanong at matulungan namin kayo para sa ikapagtatagumpay ng ating pagsasaka. Ang pagsasaka po ay hindi lamang ito pagtatanim. Kasama po rito ang pag-aalaga ng mga animals, ang paghahayupan, ang pangisdaan,
ang lahat ng mga nasa tubig na mga produkto natin at ang sa bundok, yung pong mga puno, yung laging at iba pa. Ang tayo po ay naniniwala ng agrikultura ang backbone ng ating ekonomiya. At sa panahon ngayon, ang palay po ay malalaki na, pero kailangan pa rin natin minimaintain ang kanilang tubig. Pag masyadong maraming tubig, dapat binabawasan natin para hindi naman masyadong mataas. Meron po kasing minimaintain ang palay na level ng tubig. Kung kukunti naman, dadagdagan natin. Pero nakakatipid po ang mga magsasaka natin ngayon, lalo na sa palay or yung mga pananim na laging maraming tubig, dahil na umuulan, merong tayong mga libreng tubig na nanggagaling sa ating Diyos, sa ating Amang Diyos, na laging nandyan at nagbibigay sa atin ng mga biyaya, katulad na lang ng tubig. So ang ibig sabihin nun, hindi tayo makakaranas ng tagtuyot. At sa mga magtatanong po, i-text nyo na agad upang sa ganon ay matawagan natin ang ating senior agriculturist na si Mr. Nolly Sawit. At kung aabot pa po sa oras, ay pwede na nating sagutin agad yung inyong mga katanungan. Ulitin ko po ang numero, 0915-876-9593. Yan. Magandang umaga po kay Mr. Richard at sa iba pang mga taga Nueva Ecija, ang aking mga kabatch. Ang batch 88 na yan ang aking batch sa high school at ang batch 84, yan po ang aking batch sa elementary. Magkakaroon po kami ng get-together at magkakaroon ng meeting sa November 4 yan sa Dampulan, Jaen, Nueva Ecija. Ang batch 1984 ng Jaen West Elementary School. Courtesy po ang venue ng ating kaibigan at dating classmate habang panahon, habang buhay, si Bong Navarro. Meron po kaming Bong Navarro sa Nueva Ecija. Gwapong-gwapo po siya. At syempre, may darating din kaming classmates at kaibigan na manggagaling sa ibang bansa, si Elmer Yambao. At ang iba pang nating mga ka-classmate, hindi ko kayo kayang isa-isahin at napakarami natin, kukulangin ang ating oras. Ganon din ang, of course, ang aking gwapong-gwapong tatay at mahal na mahal ko, si Tatay Aning at si Dikong Danny at ang iba pang mga kaibigan sa buong bansa, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, ay ibabahagi ko sa inyo itong itong magandang balita. Ibinahagi ng Office of the Provincial Agriculturist ang mga panuntunan at mga dapat isaalang-alang ng mga magsasaka sa kanilang pagtatanim ng palay. Ayon kay Ms. Marie Garcia ng OPA, ang palay check ay isa sa mga nakakatulong upang gumanda ang ani ng mga magsasaka. Kaya naman, kanila itong ibinabahagi sa kanila. Ilan sa mga dapat malaman umano ng mga farmer ay ang mga sumusunod. Pag pahingahin ang lupa ng 30 araw, upang masira ang cycle ng mga peste at sila ay mapuksa. Suriin ang lupa upang malaman kung kailangan pa ba ng fertilizer
at kung anong fertilizer ang dapat gamitin. Kailangan din ng tamang timpla ng tubig dahil importante na hindi kulang o sobra ang palay sa tubig. Tubig sa palay. Dahil wet season ngayon, kaunting tubig lamang ang dapat idagdag sa palayan upang ma-maintain ang tamang water level ng mga tanim na palay. Ang iba pang panuntunan sa palay check ayon kay Ms. Garcia ay sinusunod na ng farmers gaya ng sabayang pagtatanim para sabay-sabay ding lumaki ang mga palay. Pagpili ng seedlings variety na napatunayan ng sakto sa uri ng lupa o bukid. Transplanting sa loob ng 18-25 araw at paglagay ng 25 punla, 25 punla sa bawat metro kwadrado ng bukid. Libre ang palay check sa bukid, kailangan lamang sumulat kay Governor Cherry Umali ng Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, ngayong wet season ay 32 palay check stations ang gumagana sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija. So ulitin ko po, kung libre ang palay check sa bukid, kailangan lamang sumulat tayo kay Governor Cherry Umali ng Nueva Ecija. 32 palay check stations ang gumagana sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija. Oh, good news po 'yan. At pamaya-maya tatawagin natin si Kuya Eli Santiago at siya ay regular nating nakakasama dito. Si Kuya Eli Santiago po ay ang ating field reporter na napakasipag at talagang gumigising siya ng maaga at bumibiyahe para makarating siya doon sa ating mga partners agriculturist na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon. Kuya Eli, magandang umaga sa iyo. Hello. Kuya Eli, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na? Maulan ba diyan? Good morning sa lahat ng mga taga-subaybay. Sa walang Diyos ay walang ulan dito sa bayan ng San Antonio. Ngayon ay narito ako sa barangay San Francisco. Nakikipagpaligsahan sa akin yung mga kapitbahay nating manok. At ngayon eh, kasama ko... Okay lang yan, namimiss ko na ang tilaok ng manok. Kasi dito sa Metro Manila, walang manok na nanggigising sa akin sa umaga. So, Kuya Eli, ibig sabihin, sisikat ang araw dyan, mamayang 5:44 ng umaga. Exacto po. At maganda ngayon ang panahon. At ito, medyo nagpapakita na yung liwanag. At pamaya-maya, maliwanag na dito sa aking paligid. At Deros, ngayong umaga, kasama ko si Sera Dionisio Mendoza, pero mas kilala siya sa pangalang John. At bibigyan tayo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng itik at paggawa ng itlog na maalat. Yung tinatawag natin yung maitlog na maapula. Magandang umaga, Sera John. Magandang umaga naman. Magandang umaga sa buong Pilipinas. Magandang umaga, Sera. Magandang umaga, Kuya John? Tama po. Si Kuya John ay... Yan. Si Kuya John ay yan ay kilala kasi siya as John. So okay lang ba sa yun tawagin kitang Kuya John? Okay lang, ate po. Opo. Magandang umaga at nagkape na ba kayo? Kasalukuyan pa lang na nilikop ng mahinit na kape ngayong umaga. Aba,
Kasabay din ang pagtilaok ng mga manok. Nakakamiss yung ginigising ako ng tilaok ng manok. Buti ikaw, hindi mo nami-miss yun. Dito, ito yung yung gumigising sa amin sa madaling araw, yung tilaok ng manok. Yan po yung atin ang nakasanayan, di ba? Opo, ngayon po ay makakapanayam ni Kuya Eli Santiago, ang ating kaibigan, partner na farmers, na si Mr. Dionisio Mendoza ng San Antonio, Nueva Ecija. Kuya Eli? Yes po. At simulan natin yung sa pag-aalaga na ni Sir John doon sa kanyang itik. Hindi sila yung nagpapapisa o yung sa ising ng itik. Binibili nila yung itik na pisa na. Tanong ko kay Sir John, ilang araw ba na napisa yung itik bago nyo siya dapat na binibili? Mga 15 days ng kanyan, bago namin po, dahil na 15 days, kukuni namin. Kasi nga makapakain ng So, pagka 15 days na nang napisa yung sisiw nung titi, yung kinukuha niyo, pinag-aalaga nun? Pinag-aalaga nun. Okay. Gano'n naman katagal mula doon sa pagkakapisa, gano'n siya katagal para mag-process siya ng ito, yung pag-ingitong nung titi na yun? Ano ba, kasi inaabot halos 5 months hanggang 6 months yung talang ito yung yung pang-itik na yun na maliliit pa lang, 15 days, kailangan ba nakakulong siya na doon inaalagaan, pinapakain, o paano ba natin siya papalakin ng sa loob ng 5 buwan? Ay, bali, ano siya, kung ano yun mo, makakain mo, mga 15 days siya bago mapawalan siya, ano yun. Kung ba, may pastulan na makakain ng pinagkapasin sa palay, pwede mo na siya pawalan doon. Ibig sabihin, yung pagpapalaki niya para mas makatipid ka, hindi sulungan at binibili ng fish. Kundi pagka pwede na siyang pawalan doon sa bukit, tama ba? Sa bukit yung ipalalaki mo, hindi mo napapasok lang yun sa ano, paano makatipid. Okay. Paano ba natin iti-train yung itik? Halimbawa, kasi baby pa siya. Paano natin siya iti-train para masanay siya na kumain ng balay, kung ano man yung mga pagkain sa bukit. Kasi pagkabitan niya ng halos eh 1 month, wala pa niya agad sa umaga, papasulan mo siya ron. Kaya mo siya sa may bukit na gano'n, sa may bukit. Okay. Kaya nakakain mo, siya lang kung nakakain. Yung pagpastulan na yan, yung binapagit mo pastulan, yung pinawawalan, yung mga itik na maliliit, kailangan marami bang tubig yung bukit o kokol o walang tubig? Yung dakas sa panday tubig lang, yung pang kapag nilalangoy ng upset, tapos kumangin nyo na eh. Kung malalim kasi tubig, hindi makapangin nyo na eh. Ang kinakain din yun, yung mga dagsig sa palay, yung nalitiit, yun ang nagpapalaki. So, ang kinakain pala ng itik na yan eh, yung susok at saka yung palay, yung sa nalaglag sa pagkakaharvest, tama ba yan? Oo, yun nga. Kaya naman mo yung lahat yung pepwede nila sa init, Ibig sabihin ang kinakain ng itik ay suso at saka palay. Oo, yun ang kinakain. Kasama kinakain yung pinaka-silda, yung palang mismo. Oo, dinulutin na yun. Oo, dinulutin na yun. Kuya Eli? Okay. Yes, po, okay. I-discuss muna natin, ano ba yung itik? Kasi yung ating mga tagapakinig, baka nalilito sila. Meron kasing puti, meron ding itim. Ah, okay. Yung itik, talagang ito yung nagbibigay ng itlog. Na yun ang ginagawang balot, yung ginagawang penoy. Aabot tayo dyan sa nanas. At yung puti, yung, hindi po yung itik, yun ay bibi. Bibi po yan. Pero parehas sila na duck, di ba? Opo, pareha silang duck. Pero yung bibi, ay yan hindi inaalagaan niya sa bukid na pinawawala na tulad ng na nagbibigay ng itlog na araw-araw. Yung kasing bibi, pag ganang itlog siya hanggang 30 pieces lang siya, hinahalimimanan niya, siya yung nagpapapisa. Pero itong itik,
Itlog lang silang itlog, continuous lang siyang nagbibigay ng itlog, kabuhayan doon sa mga farmers natin. Tanungin natin si Sir John John, mga ilang araw, sir, o ilang buwan na magsisimula ng mga itlog yung itik? Mga 5 months, pagka hindi sila nabubusan, sa direto yung pagkain nila, 5 months siya, pinag lang tumutas na itlog. Ay, hindi kong sabihin, yung pagsisimula ng pangitlog ng itik, depende doon sa kapusok sila at hindi sila nabubusan? Oo, kailangan sa magbubusan. Dinidiretso yung pagkain nila. Kapastulan. So dapat pala yung bago mo dalhin sa pastulan ay ma-check mo yung lugar na yun ay maraming pagkain, maraming suso. Paano halimbawa tapos ng umani? Kasi ang mga farmer ay hindi man nagpapaanyan ng maraming tubig. Talagang pinapatuyuan. Pag dinala mo yung itik doon, na ano ginagawa niyo? Nagpapatubig pa kayo? Kung may dating yung patubig, magpapatubig. Kung sikulitan yung irrigation, diretso, papatubigan yung... Bakit dapat patubigan? Ano ang kailangan gamit? Para yung buhay lumabas, yung palay, nabubusog sila sa... Pagka sa tuyo, hindi mangingitin na yung music. Kasi ito yung mangingitin. Graus, ang sikreto pala, para lumabas yung suso doon sa bukid na pinagkapasan, na pinaganihan doon sa farmer, para lumabas yung pagkain ng itik, kailangan pala patubigan mo. Yung palang sigreto doon, lalabas yung mga suso, ano yung magiging pagkain ng mga itik. So, meron akong tanong, Kuya Eli. Kuya John John. Kasi di ba yung mga farmers natin nag-i-spray ng pamatay suso? Kung kakainin sila ng itik, baka naman mamatay yung itik? Hindi, sa una lang naman nag-i-spray eh. Sa una lang naman nag-i-spray. Hindi naman napapatay lahat yung suso nung nag-i-spray. Kasi pagka nag-i-spray siya, may mga natitira yan. Ngayon, pagka yung natitira na yun, mangingitlog yun, malakas dumami yung suso eh. Mangingitlog yun, bago umani, yung mga itlog niya, malalaki na yun. Teka muna, iba pagka nagpapaani, di ba pinapatuyuan ng tubig? Lulubog yung mga suso kung nasaan may tubig. Babaon sa niyan, lupa. Babaon sila sa lupa kung hanggang saan nandoon yung tubig. Pagka pinatubigan mo dito sa ibabaw, lulutang naman sila. Pag nagkatubig na, lalabas na sila. Lalabas na sila, makakain na sila ng itik. So ito yung mga hindi namatay at hindi na isprayan. Sila yung mga nakasurvive. Yung mga survivor na suso. Itlog na lang yun, mga itlog niya. Ay, yung mga itlog na nakasurvive, na naging, ano tawag dito, kuhol. Kuhol ba yan? Yan yung mga kuhol. Pero hindi pa rin sila totoong survivor kasi makakain sila ng itik paglabas nila. Yun na nga yun. Okay. Ito yung mga ng itik ay nakakatulong talaga sa farmer. Dahil sa yung suso na pagka nagtatanim ng palay, yung mga bagong tanim, sila yung kumakain ng palay kaya nakakaroon ng mga dumadalan dahil kinakain ng suso yung bagong tanim na palay. So, pagkaanihan na, kinakain ng itik yan. So, nababawasan ng itik yung mga suso na pumipinsala sa palay. Kaya parang tulong pala talaga yung itik, hindi lang doon sa may-ari ng itik, kundi doon sa may-ari ng bukid na tutulungan para makatibig. Tama ba yun na sasya ka? Oo, ganyan yan. Dahil mapapawasan mo na nandiyan sa alas pali. Makatutulong din siya. Okay. So, balikan natin yung sa yung pagkain. Kuya Eli, yung pong variety ng itik, di ba may mga katangian ng itik. Ano yung mga katangian nila? Pakiulit nga po, natay kayo ng manok. Katangian, mayroong iba't ibang lahi ang itik sa Pilipinas, di ba? So, merong itik na inaalagaan upang gawing karne at meron din namang uri ng itik na nangingitlog lang. Alin yung lagi na inaalagaan ni na Kuya John John? Kuya Eli, sasagutin po yan ni Kuya John John pamaya-maya lamang.
At habang pinag-iisipang mabuti nila Kuya Eli at Kuya Jonjon yung sagot dun sa ating tanong, ay magre-report muna. Tanggap muna tayo ng report mula sa ating gwapong-gwapong OJT, si Virgil. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po ang inyong iskong kabalitaan, Virgil Fiegelan. At para sa mga balita ngayong araw ng Sabado, ikulaw ng Setyembre 2018. Price control sa bigas, bawas presyo sa krudo, isinusulong. Anim na bodega ng smuggled rice, sinalakay. Dalawang low pressure area, binabantayan ng pag-asa. 30 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga para sa detalye. Isinusulong ng mga agricultural group ang pagkakaroon ng price control sa bigas at pagpapababa ng presyo ng krudo para maagapan ang agarang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairperson Rosenduso, dapat pababain ang presyo ng produktong petrolyo dahil susunod na rito ang presyo ng iba pang mga produkto. Ayon naman sa mga grupong Bantay Bigas at Pilco Grains, dapat na rin isulong ang price control sa bigas. Lumabas kamakailan ang datos na pumalo sa 6.4% ang inflation rate nitong Agosto sa ating bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, magiging malaking tulong sa mga consumer ang ginawa nilang price holding ng mga pangunahing bilihin tulad ng delata, noodles at kape hanggang ika-isa na Disyembre ngayong taon. Samantala, sinalakay ng mga otoridad ang humigit kumulang 6 na bodega sa Bulacan na naglalaman ng mga smuggled rice mula sa China. Binuksan kahapon ng Philippine National Police o PNP at Bureau of Customs o BOC ang mga nakitang smuggled rice sa ilang mga bodega kung saan ipinagtataka nila kung bakit may nakalagay na milled and packed in China sa mga sako. Anila sa Thailand at Vietnam lamang, nag-aangkat ang mga sako-sako ng bigas ang Pilipinas. Kasabay nito, inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng ilang mga nasabing bodega. Sa ating ulat panahon, binabantayan ng Philippine Atmospheric Geophysical at Astronomical Services Administration o PAGASA ang namataang dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Meno Mendoza, isang namumuong bagyo ang namataan sa 620 kilometro sa hilagang silangan ng Basco, Batanes, subalit hindi ito direktang makakaapekto sa ating bansa at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng isang araw. Namataan din ang isa pang low pressure area sa 75 kilometro sa hilagang kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Dagdag pa ni Mendoza, ang southwest monsoon o habagat ang nagdadala ng manakanakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Makakaranas ng maulap na kalangitan at pabugso-buksong mga pag-ulan ang kalakhang Maynila kabilang ang maraming bahagi ng Luzon at ng Bisaya, samantalang ang ilang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap at maulang panahon. Muli, ako ang inyong iskong kabalitaan, Virgil Piegelan, para sa Agrikultura on Air, ang nangungunang tagapaghatid ng serbisyo publiko DWBL 1242 sa inyong talapitan. Maraming salamat, Virgil. Magandang umaga at sa kanyang dami ng kanyang energy. Ay nako, sigurado ako nakapagkape na si Virgil. Maulan sa ating dito sa Metro Manila, Virgil. Nagbaong ka ba ng kapote o nagdala kang payong o jacket? Nagdala po ako ng payong. Ayan, may payong siya. At nakachinelas po ako. Nakachinelas siya at nagbaon siya ng sapatos para yung mababasa ng ulan, yung kanyang paa na nakachinelas at pagpasok niya sa building, doon pa lamang siya magsusuot ng sapatos. At dito po, sa kahit saang lugar, ang aming pong advice, maging lalaki ka or babae at yung mga iba pa na pagkakataon na ganitong panahon, umuulan, magdala ka ng payong. Wala pong gender ang nagdadala ng payong. Kapote at kailangan din naka-jacket tayo para maprotektahan natin ang ating mga kalusugan. Ang aking pong sinasabi kanina at ang ating tanong ay ang mga katangian ng itik. Mayroon kasing iba't ibang lahi ang itik dito sa Pilipinas. Mayroong itik na inaalagaan upang gawing karne at mayroon din namang uri ng itik na nangingitlog.
ang ano kaya ang inaalagaan ni na Kuya John John? Yung ginagawang karne o yung nangingitlog lang? Kuya Eli? Good morning once again sa mga kanina at yung maulan na dapat magdadala na ng payong. E dito sa MBC High, walang ulan, pero may baon akong kapote at bota para hindi ako naka-chinela. Okay. At tuloy po natin yung talakayan natin. Yung binabagit mo na variety o klase ng itik, yung kinakarne o hindi, ay isa lang ang yung inaalagaan ng mga farmer dito. Lahat ay nangingitlog at yung sinasabi mong minuto-luto o karne, yun yung mga itik na mahina ng mga itlog. Kumbaga sa matanda na. So, kailangan ng palitan. Ginagawa na yun na kinakarne, binibenta. Mga ilang taon bago silang gawing karne, Kuya John John? Mga isang taon sa lahat eh. Halimbawa, sa 1 year sila mo na pinahitlog. Pwede mo na ibenta pagka anong 1 year mo. Aba, sulit na kasi magkano mo lang binili yung baby na itik tapos pinapadala mo sila sa farm kasi free rain. At pagkatapos ngayon, mga isang taot kalahati siyang mangingitlog, bibigyan kanya ng maraming itlog at bibigyan kanya ng maraming pera, syempre kasama yon. And ngayon, pag marami na siyang itlog, syempre ginagawa natin yung itlog na maalat, paborito ko yon. At balot, meron din siyang penoy. So, i-discuss na natin yung paggawa ng itlog na maalat. Kuya John John? Teka muna, Ate Rose. Meron siyang itong linawi sa atin kasi yung bago tayo dun sa pinapagit mo, itlog na maalat. Meron kasi silang kategory ng itlog na ginagawang itlog na maalat at saka yung good. Kuya John John, alin ba yung karaniwan na ginagawa natin na itlog ng maalat, yung ano ba yung meron ba tayong itlog ng itik na rigig at saka good, alin ba yun? Yung sinasabing itlog na itik na ginagawa natin, yun yung kami rito, yung nare-reject sa yung ginagawang itlog. Yung mga good, ginagawa naman pa doon. Bakit pa nare-reject yung itlog ng itik? Nababasa siya, nababasa. So, ibig sabihin, mula doon sa farm o doon sa koral na tulugan ng mga itik, pagka yung itlog na basa, reject na yun. Reject na yun, hindi na mababalik. Kasi yung itlog, pagka na basa, hindi na mababalik yun. Ano ba yung pagkakakilanlan doon sa itlog na reject at saka hindi reject? Eh, parehas yung silang itlog. Makikilala ba yun na reject? Makikilala siya. Yung mga, ibang salat na yun. Okay. Madulas ang salat na yung good na itlog. Yung namang nababasa, medyo malagkas na siya. Nawawala yung puno. Parang may puno rin siya yun. Okay. So kapag hindi siya nabasa, pumapasok siya doon sa good na nagagawang balot. Tama ba yun? Kapag nabasa, pumapasok na siya doon sa itlog na ginagawang itlog na maalat. Okay. So bago ibenta yung itik, na ng itlog ng isang taon at kalahati, sulit na ba yung kita doon sa puhunan? Sulit na yun dahil kasi mahaba kasi nagpapalitin yung puhunan. Kita rin yun. Okay. Mahal ng pipkin eh, kaya may hindi gano'ng halakihan ng kita ngayon. Dahil sa walang mapagpastulan. Okay. May tanong ako, pag walang mapagpastulan, nananatili ang itik natin dito sa kanilang bahay, sa koral. Ano to? Feeds yung kinakain nila? Pagka naka-poultry, puro feeds na yun. Poultry yung tawag. Okay. Feeds na yung kinakain nila. Kasi ngayon, ang mga bukid natin may tanim na pala eh. Tama. Okay. So kapag pag tanim na pala yung bukid, pumikita rin yung mga nagtahalaga ng itik. Kaya lang, hindi kasing dami yung kinikita kapag meron silang pinagpapastulan. Na pagka nakapastol, hindi sila nagpapakain ng feed, nabubuhay yung itik doon sa bulate, doon sa bukid, doon sa suso. So, kumikita talaga yung may alaga ng itik. Doon sila nakakabawi. Actually, kumikita naman talaga kasi kaya nga ipinopromote natin na mag-farm.
para kumita talaga. Nakakatipid ang farmers pagka walang palay sa bukid at ano, at hindi nagpapakain ng feeds. Kasi yung binibili ng feeds na ipinapakain sa itik, yun yung natitipid ng farmers sa ganong panahon. Tama? Nakakatipid talaga sila. Pagka pinagpapasulan yung mga may-ari ng itik. Pagpuntahan natin yung paggawa ng ano, itlog na maalat. Mabilis lang ba yan? Mga tatlong minuto? Makagawa na ba natin yung itlog na maalat? Okay. Yung pag-prepare ng itlog na maalat, ano ba yung ginagamit doon na kuya nyo doon? Ang ginagamit doon, unang-una, asin, saka yung ano nang yung pampuntok, pinatawag natin na puntok, yung bang sa ano ng hanay. Okay. Ay, yung lupa! Nahalo natin doon. Yung lupa, gumagamit pa rin kayo ng lupa. So, yung bang... Opo. Yung... Okay, yung punso ang tawag namin yan sa Nueva Ecija. Yung lupa na nakabundok ng maliit, para siyang mga hill. Bundok na maliit. Ang nakatira doon, pag iyong binuksan, ay mga anay. Yun po yung lupa na ginagamit sa paggawa ng itlog na maalat. Okay. Sige, tuloy po natin. At ano ko lang, bakit yung lupa ng puso o yung dumi ng hanay, yung ginagamit na ibinabalot yung sa itlog na ginagawa natin yung maalat? At saka gaano katagal siya nakabalot doon, ibinabalot ba yung sa lupa? Hindi, basta hindi na ibabalot. Basta ba, babalutan mo lang siya ng nakacheck na yung lupa na yun sa asin, saka yun sa hangin, sa lupa ng amin na yun. Check yun, palalaputin mo siyang ganun. Magkano karaming lupa at saka gaano karaming asin ang dapat na nakamix doon sa ano na yun, pag hinalo mo siya, na ibabalot mo doon sa inyo na ano. Pani yan siya, kung gaano karaming lupa, kung hindi karaming asin. Ah, so kailangan pala tatakari kung halimbawa ay isang lupa, isang timbang asin. Tama. Okay. Mga ilang araw na nakabalot siya sa lupa. Ito lang siya, kaya 12 days siya, hanggang 15 days na lang pinakama. Kapag 15 days, nag-oil na siya? Nag-oil na yun. Ayun pala sikreto nun, natiro si paprito mong itlog pag may nag-oil. Opo, yun yung gustong-gusto ko. Pero alam mo, kung tama ako, paki-correct, yung mas nag-oil na, yung ano, itlog na maalat, na pag binuksan mo, merong oil dun sa gilid, eto daw yung mga itlog, nung itik na free rain, yung ang pagkain nila yung nasa farm. Hindi yung nasa feed, hindi feeds yung kinakain nila. Oh, yun nga, yung nasa farm yun. Oo, yung pagkain nila, kaya depende rin yung quality talaga nung itlog o nung ating produkto pag organic. 'Di ba? Hindi kasi feed yung kinain nila eh. Kaya mas maganda yung itlog na maalat na nai-produce, naglalangis-langis yung pagitan nung yellow asaka nung puti. Oh, yun. Kapag nga, halimbawa, hindi mo nabilang yung araw, ay ito, umabot ng 15 days, sinarbis mo na dahil ginagamit na doon, ano ang mangyayari doon? Medyo matabang lang siya. Ah, okay. Medyo matabang siya, saka mabilis siya masisa. Ilang araw? So, mabilis na dapat. Oo, kailangan. Nakainin na kami sa yung pagkain. Pagkatapos ng 15 days, tignan mo na siya. Ano gagawin? Lulutuin na kayo? Lulutuin. Medyo matagal na, ngayon kasi 5 hours na nakasigaw siya sa, nakait na kayo, sigaw siya sa, pinapakulo. Kumukulo-kulo na, medyo matagal na pinapakulo. 5 hours? Oo, mga 5 hours. Nakuha pa. Ganun pala katagal natin raw yung pagluluto ng itlog na maalat. Nasa 5 hours na pinapakuloan mo. Yung kalan niya, yung alalay na. Okay, meron akong tanong. Naluto na. Tapos nang maluto, ilang araw ang inaabot ng itlog na maalat bago siya masira? Depende nga sa tinong sa paglalaga. Kailangan na yung laga mo 5 hours pataas para matagal siyang
masira. Maabot yung halos ang buwan siya. Hindi siya masisira pag maganda. Okay. Luto. Pag maganda ang pagkakaluto, inaabot siya ng 30 araw, isang buwan. Ang tanong, magkano ang isang itlog na maalat pagkagaling sa inyo? Kasi kayo ang manufacturer. So magkano pag sa inyo? Panyarito ng ano, pagkamaramihan, $7.50 maramihan yun. Magkano ang benta? $7.50 ang puhunan nila. Magkano ang nila ibinebenta sa consumer natin? Sasagutin po ni Kuya Saldi yung ating tanong. Ang itlog na maalat po ay umaabot pala ng 30 araw bago siya masira. At ang nagiging puhunan nung ating mga mamimili ay $7.50. Magkano po ang ano? Magkano po ang bentahan sa market sa consumer na? Adiros, John po yung kausap natin yung sabi. Hindi po. John po, di ba? Tama naman. So, tama po John, pero nabanggit yung kanina ay Kuya Saldi. Okay po. Hindi po. Ang presyo ng pagbibigay nila dito ay $7.50. Sa yung SRP, yung benta ka na magkano? Dito, 8 pesos. Pagka maluwang yung pagtulan, dumababa ng presyo. Halos yung nagiging mag-pick na lang. Pag gano'n. Okay. Pero makikita pa rin dahil wala ka naman pagkain. Okay. Okay. So, may kita. Maraming kita. Maliit mata. Maraming nakikita. At pag itlog na maalat naman na siya, ay may kita pa rin. Yung mga yung mga nagtitinda sa palengke, kumikita pa rin sila, although ang puhunan nila ay $7.50, di ba? Ngayon, kung nabanggit ni Kuya Ellie, nabanggit ko yung pangalan ni Kuya Saldi. Si Kuya Saldi po at si Kuya John ay magkapatid. At si Kuya Saldi ay na-interview na rin natin dito ukol sa Ampalaya. Nami-miss ko lang siguro si Kuya Saldi. Magandang umaga Kuya Saldi at Ate Jenny. Magandang umaga po dyan sa inyo. At yung Ampalaya kasi si Ate Jenny masarap magluto ng Ampalaya, hindi mapait. Yan. Ngayon dahil sa yung ano po, yung inyong mga pagbati, Kuya John, opo, Kuya John, ayan, nililinaw ko na, kasi yung inyong pong mga babatiin ngayong umaga, saka last word po. Binabati ko yung aking pamilya, aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga magulang. Pangalan po nila. Nakipe, saka yung mga anak ko. At si Tatay Poldo, Nanay Ludeng, yung mga biyanang ko sa gawing bantok, sinarayin ng kene, yung mga ipag ko, at yung mga kasabag ko, mga kasasi ko. At ang aking mga sabuliang barangay dito sa barangay San Francisco. Ay binabati ko ng magandang umaga. Ayan, napakabait na manugang ni Kuya John. Binabati niya ang kanyang biyanan. Okay, binabati niya yung kanyang mahal na biyanan. Okay. At Martes, sabi ng John, na pagpunta mo ng San Antonio, makakatigim ka ng itlog na maalat. Okay, yun lang muna yung aking update. May tanong ka pa ba, Ate Rose? O ikaw, ang iyong mga babatiin. Batiin mo si boss, ang mga boss natin sa ating bansang Pilipinas. Yung aking nag-iisang boss, at alam ko ngayon ay nakamonitor siya, boss namin ni Ma'am Rose.
Binabati ko po. Good morning sa inyo dyan. At binabati ko na rin po yung pamilya ni Sir John John dito. At ilang muna po yung aking update, yung Batch 88 po. Malapit na po yung ating reunion. Okay, ilang muna aking update mula dito sa Barangay San Francisco, Bayan ng San Antonio. Ako si Eli Santiago, nagbabalita sa nag-iisang nagbibigay serbisyo publiko, DWBL 1242. Maraming salamat Kuya Eli Santiago at kay Mr. Dionisio Mendoza. Magandang umaga po kay Konsehala Lorna Villaflor ng San Antonio, Nueva Ecija. Tuloy po yung ating seminar sa Tuesday ng alas 9 ng umaga. Ito po ay ang kooperatiba. Dadating po ang officers ng CDA sa San Antonio, Nueva Ecija. Magandang umaga sa inyo. Meron po tayong mga bisita dito. Tagalaysiyong at saka taga PUP. And si Engineer Hill, dumating na rin siya. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Hill. At maraming salamat po sa ating technician na si Kuya Don Don. Yan po ang ating all-cast technician. Gwapong-gwapo din yan. Napakarami pong gwapo dito sa istasyon ng DWBL. Kaya kung gusto nyo makakita ng mga gwapo, bumisita po kayo dito sa DWBL. Dito lang sa Paragon Plaza. Pangalan mo, iho? Mark po. Mark, magandang umaga sa'yo. At tamang-tama yan. Narinig mo ba ang ating pinag-usapan? Nag-usap tayo tungkol sa itik at itlog na maalat. Paborito mo ba yon? Paborito ko yon. Yan. Dito po ay talagang pag ganitong panahon, meron tayong mga OJT, yung ating mga estudyante na nag-aaral ukol sa journalism, mass comm, broadcasting, at iba-iba pang kurso ukol sa ganitong trabaho. At meron pa tayong mga natitirang oras. Si Engineer Hill, gusto bang bumati? Pakitanong mo nga po, Kuya Virgil. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikawalo ng September 8, 2018. Si Engineer Hill po ay dumating na. Magandang umaga po, Engineer Hill, at kayo bumate sa ating natitirang siyam na minuto. Ay, magandang umaga po, Ate Rose, at sa AGRIKULTURA, programa on air dito sa DWBL. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapagsubaybay at tagapakinig sa programang ito, lalo na dyan sa ating mga kasamahang mga katutubo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po kay Ate Shine. Magandang umaga po, Princess. At magpalakas at magpagaling ka ng husto at kailangan ang inyong katawan ay talagang dapat masigla, lalo na sa mga ginagampan. No, napakadami mong ginagampan at nag-aantay at tumaasa sa inyong mga programa para sa mga katutubo sa ating buong bansa. Ate Shine, marami pong nagmamahal sa inyo. At yon ay laging nandyan sa inyong puso at isip, hindi lang buong Pilipinas, pati hanggang sa ibang bansa, internationally, maraming nagmamahal sa inyo. Huwag mo nang isipin masyado yung inaasahan lang nila. Minamahal ka nila. Mahal na mahal. Di ba, Engineer Hill? Ganun na nga po. Dahil sa pagmamahal na yan ay kailangan talaga magpalakas at magpalusog ang katawan. Nagkasipon lang naman yata si Ate Shine, nilagnat lang. Sa stress yun, sa pagod niya, sa kaiikot, ganyan talaga ang ano. O, ganyan kasi talaga mayroon. Pagka kasi nilagnat na, kailangan magpahinga na ng minimum 3 araw. Matulog lamang. Stress nga lang yung kailangan niya, mga supplementary, kailangan niya mga supplementary foods. Yan, mga gulay at prutas, kailangan natin pampalusog. Saka exercises yan. Ang
ang sabi, Engineer Hill, pagka daw mas maitim, mas darker yung color ng gulay at prutas, mas malakas yung, madami yung antioxidant. Yes. Mas ma, ano, so, di ba meron tayong mga gulay na dilaw. Yes. Orange, yan. Mm-hmm. Pampalinaw ng mata. Tapos, greens. Di ba, papaano na siya, papadarker. Yan. Tapos, sa mga greens, mga dahon, ganyan. Tapos, yung violet. Lalo na yung mga violets na yan. Kasi puno ng mga alkaline yan. Meron tayong violet na kamoting kahoy. Yung mga talbos ng kamoting kahoy. Meron ta kamoting kahoy. Kamoting baging. Kamoting baging. Alugbati. Alugbati. Yan, meron tayong talong. Talong. Eggplant. Ganyan. At syempre yung ube, yung ginagawang ube halaya. Lalo na yung ube na yan. Yeah. Meron pa tapos mga prutas naman. Marami. Hindi pa. Meron prutas. Ang puso ng saging ba, prutas? Eh, bulaklak yan eh. Bulaklak ng saging yan, hindi yan prutas. Pero ang saging lang, ang prutas na nagaling sa puso. Yun ang lumalabas pa ang puso at sa dulo-dulo pa tumutubo. O, di ba? Ang pinanggalingan. Ang saging lang, ang prutas na nanggaling sa puso. Lumalabas lalo pa. Mula sa loob, lumalabas ang bunga ng saging sa loob mismo ng puso. Sa loob at ng sa loob ng puso. Pagka bubukas yung layer ng puso niya, nandun yung mga flower. Nandun yung mga flower. May tapos yun yung magiging bunga nung, ng saging. Ng saging. At hanggang doon sa dulo, ang puso ay nananatili. Oh, may puso pa din siya hanggang hindi. Sa liliit lang yung puso sa dulo. Yon, tapos pwede pa rin natin siyang kainin. Masarap yung ginataan. Yun, maganda yun. Yun kulay, din. Kulay violet yon. Gamot din yun sa puso. Gamot din siya sa puso. Alam niyo ba kung anong hugis ng mga pagkain natin sa ilalim ng lupa, sa ubabaw ng lupa? Mm. Kung anong hugis ng mga pagkain na yan, yun din ang katumbas ng hugis ng inyong katawan, mga internal organs na yan. Kung ano ang mga hugis niyan, yun din ang kagamutan kung mayroon kayong mga sakit at karamdaman. Eh yung hugis ng ano, ng guyabano. Ang guyabano, di ba may mga tusok-tusok kaya niyan? Maganda yan sa ano, sa pancreas. Yun ba ang ganun ba ang shape? Gamot ng, yan ng, sa mga sinasabi natin mga diabetes na yan, mga ulcer na yan. Kasi sa mga sugat, kasi di ba sugat may mga tusok-tusok kanyan. Ang kailangan mo niyan, yung hugis din niya, yung ganyan, tusok-tusok yan eh. Mm. Yun din ang panggamot sa kanya. Eh yun lang ka, ang laki-laki nun. Ganun din yan, malawak din. Yun. Saka pino-pino mga tusok niya, ibig sabihin lahat ng mga tusok-tusok sa internal organs mo, yun din ang kanilang gampanin dyan. Yun din yung itsura niya, yun din yung para doon siya. Kasi ang hugis kasi ng mga sakit, kung titingnan mo yan sa mga blood cells, kukunin mo yan sa dark field microscope, makikita mo ang buhay ng mga, kasi ang blood cells natin, mga buhay yan eh. Ang lahat ng sakit, makikita mo sa dugo. Totoo yan. At makita mo bakit gumagalaw ang mga nandyan, kasi mga buhay yan. Actually, kung isipin mo bakit buhay, dahil yan ay mga espiritu. Buhay na nagbibigay ng buhay sa katawan, kaya nga ang dugo ay yan ang tinatawag natin na buhay ng katawan. Bakit naman marami din ang gumagalaw sa loob ng dugo, iba-iba. Iba-ibang hugis, iba-iba ang purma, iba-iba ang mukha, iba-iba ang kulay. Dahil iba-ibang buhay din yan. Yan ang mga buhay na espiritu na sa loob ng katawan. So dapat masilip natin yan sa microscope? May special microscope talaga ginagamit dyan. Ang tawag dyan ay dark field microscope. Okay. Na kailangan mahimay-himay mo yan, makikita mo yung laman ng dugo. Pagka kumuha ka ng blood sample sa kayong katawan, ilalagay mo yun sa slide, tapos ipofocus mo yun doon sa mga dark field microscope. Makikita at madidetermine mo lahat, kahit yung pagkain mo, yung kasusubo mo pa lang at nakapasok sa iyong lalamuna at sa iyong bituka, makikita mo agad dyan sa iyong dugo. Yung enzyme niya kasi napunta na doon yes. sa dugo. Kaya malalaman mo, pati kinakain mo, malalaman mo kung ano yun kinain mo. Ayan, so sa mga susunod na pagkakataon, mag-imbita po tayo dito ng doktor na mag-e-explain. Ito po ay alam ni Engineer Hill dahil yung anak niya dati noon ay nagkaroon ng karamdaman. Kaya inobserbahan nilang mabuti lahat ng mga testing tinitingnan niya bilang magulang kasi ganun yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Hindi lang po yung karamdaman kasi actually
kasi silang pa lang ng sanggol. Tatlong araw nang mula siya ay maisilang, ang sabi ng mga doktor, sir, yung inyong anak ay pasyente. Paano baka ako naging pasyente? Kasi silang pa lang ng anak ko, pasyente na agad. Anong ibig niyo sabihin? Yun ang naging mahiwagang katanungan na pinag-isipan nila kung paano nila sagutin. So, kanilang pinag-obserbahan at nang ako na bumalik sa ipang kalawang araw, doon tinatanong ko kung ano ang karamdaman ng aking anak at bakit magiging pasyente agad, kasi silang pa lang. Ayun, kaya na inobserbahan yung mabuti yung mga testing, yung mga laboratory testing at ipinapakita naman sa inyo nung doktor na tumitingin doon sa inyong anak. Okay, engineer, tayo magpapaalam na. So, kung may babatiin ka pang iba pa. Okay, binabati ko po ang lahat ng ating mga lumad at mga Muslim at Moro, mga Kristiyano, lahat na kasama natin sa programa Agrikultura. Bakit hinihiwala natin ang kultura? Capital letter yata dito ang kultura mo nakalagay, ano? Ito ay mahalaga na pag-uusap at pagpapahayag ng ating kultura, hindi lang sa agrikultura, kundi tunay na kultura ng mga katutubo na siyang mga pangunahing mamamayan dito sa ating bansa, maging sa buong mundo, na kailangan natin bigyan ng katugunan ng kanilang mga katanungan na mahaba-haba ng panahon na kanilang pinagdusahan. Dahil dito, kailangan magpatuloy kayo sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa, dahil sa sunod na oras, mamaya, alas 7 hanggang alas 8, magpapahayag ulit tayo ng inyong mga karapatan dito sa programang ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa buong Pilipinas, ang mga katutubo sa buong Pilipinas. Ang binanggit po ni Engineer Hill, sila yung mga taga Mindanao. Meron po tayong mga igorot, may mga ita, may mga mangyan. At marami po. At iba't iba pa. Pasensya na po, hindi ko kasi kayang sabihin lahat-lahat. At mamaya pong muli, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, babalik po ang programang Agrikultura on Air ni Rose Ocampo. At ipagpatuloy po natin at laging tumutok dito sa DWBL 1242 kilohertz AM band. Ako po si Rose Ocampo. Magandang umaga at masaganang buhay!
kapukinan, minsan kami ay nalusyan. Kasama ko ang aking barkada. Sa isang kubo, doon kami ay tumira. At kami ay masaya, masaya. Pagkagising mo sa umaga'y maririnig mga ibon umaawi. Ibig na inaawit nila ay kahit tamis at ikaw ay halina't magtanong, makinig, mag-aral. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang DWBL. Kung ina naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magagandang